meeting you po. Same here. Nice to meet you. Okay po. How are you today? Oh, all excited for this? I'm nervous but excited as well po. It's an opportunity po na makausap ka po. Thank you so much po. Same here. It's my honor. But so, I want to know you more. Tell me something about yourself first. Okay, pa. So, where we start, I would know you. Okay. Because I've only known you through the online webpage, right? Grabe, thank you so much po. So, first of all, po, let me introduce myself. I am Shaina Nicole L. Salazar. I am a grade 12 ABM student. I am currently studying at Philippine Women's University, JASAMS QC. Yun po. So, it's nice meeting you po ulit. Can you tell me about yourself, Rin po? Okay, so my full name is Maria Erlinda Rasay Jr. So, as you can see, maybe you are wondering why there's June on my name, right? Yes po. So, we're all nine in the family, all girls. I'm the eighth one. So they decided, my parents decided to make me a junior kasi nga, walang lalaki. So I was named after my mom. So that June is a nickname. Ah, kaya po pala June lang ang ano niya po. Kaya June. Sanay na ako sa June. June yan when I was still younger, yung small pa. June. How old are you June. Na po? You guess. How old am I? 25. Sobra na akong bata, yan. You're so pretty po. No joke po. Salamat. I just turned 48 last October 23. Yes. Too old. And hindi naman po masyadong halata. Salamat. So, as you all know, nagtatrabaho ako sa barko. Yes po. It's been what? 20 years. So, ano pong work mo po doon? Okay, I'm actually working as a restaurant supervisor. And it's actually a double job. It's a restaurant host and a restaurant supervisor. They have actually put it together as one. So, it's either you're holding, you have a venue that will take care of, you're gonna manage the venue, or you should be on one of the specialty venues or the my time dining to do hosting. Of course. Parang event, ano po, event manager po ba? Or it's different po? Parang receptionist. This is tag, you know, host is a receptionist as well, it's a restaurant, right? Yes po. So for now, you wouldn't even get it kasi wala ka pa sa hotel industry. But once you get there, you would know that it is just as one. A restaurant host ka, you're also a receptionist. Kamusta naman po? By the way, po, to give you more, I'm sorry? Okay po. Kamusta naman po na yung work niyo po ay ganun? Dalawa po ba? Hindi naman siya actually a double job. It's just one. You are trained to do that also. And it depends on your duties on which venue you're going to be at. It's kind of hard if it's more of you're handling a venue. Because I've been with My Time Dining. That's one of the dining options on a cruise line wherein it's open seating. Means guests can come at any time they like on the span of time they were given. So yung time, yung dining hours nyo, let's say it would start around 5:30 until 9. So you'll be seating guests according to the time that they're gonna be coming for dinner. Some doesn't have. They just walk in. So they have options either coming with a reservation or without reservation. So you are in charge of making sure everything is have their, of course, tables ready in time of their reservation. Yung oras po na sinabi mo po kanina, ano po yung PM po? Oh, dinner time. That's dinner time. It's only open for dinner. The dining option is only open for dinner. There are two, traditional dining and the my time dining. Traditional dining is they have a set time to come for dinner, either the main seating or the second seating. Main seating will start at 5:30 and the second seating will start around 8 o'clock.
So, and they have a set table already. They have a table assignment. So they know where to go, which table to go to. So they just go straight for their table. Unlike in my time dining, you'll be seated differently each time. It depends if you have a request. So it's either, let's say you make a reservation and you have, you like a particular waiter. So you have to assign them to that particular waiter station. Kasi may options sila to do that eh. At the time, at the given time, they are available actually. But of course, it's harder. Sometimes you have to deal with them eh. And there are times that it might not be possible for them to have the same waiter at the same time that they like to. Bakit po? They like to. Oh, kasi open seating yan eh. Once you open at 5:30, let's say they made reservations at 7 o'clock. Let's say 6:30, they have chosen 6:30, and we open at 5:30. Of course, the table, we need to use it. We need to use the table at 5:30. Or, para, di ba, what? Tulog na yung table mo. So for other guests, siyempre, ano ba ang busiest hour nyo? So may peak hour ka. So once you allow them to come at 6:30, for 1 hour, alam nga naman, you hold mo yung table for an hour. So, ang hirap. And then you have a lot of guests that would particularly would come on a peak hour. So medyo mahirap siyang i-adjust. So you have to push them on a time that they can be accommodated with their request. Either they push them at least 6 o'clock, which is 30 minutes lang, di ba? Or if you can convince them to come at 5, exactly at 5:30 to have the same waiter, which is more possible for them to have. So nasa pag-uusap mo yan in dealing with the guests. Pero po, have you encountered... So you need to persuade them on something. Have you encountered na po ba na parang nagka-struggle ka po about... ayun po, sa pag... Is that pag-book? In-handling? Oh, yes po. In-handling their booking? Of course, all the time. Palagi! So, paano nyo po inaani? Paano nyo po hinahandle yung mga ganun? How do I handle it? Yes po. That's why you know how to deal with the guests. At always, you have to talk to your guests. You have to talk to the guests. Even the waiters, actually, they listen more to their own waiters eh. Because that's how much they love their waiters. Kaya kami, we actually inform the waiters and the head waiters what is going to be the scenario of having this guest requesting on a certain time. But, of course, there are times that they said, okay, it's fine. Let them come around 7 instead and we'll make it for you. Let's say, that is a party of 4. That is possible to do, to have another guest before them. Let's say just a party, you just use that table for a party of 2. For sure, tapos nila yan before 7 o'clock. So it will be possible. So, kailangan ka, teamwork talaga is very important. Yes. Yes, it's very important in this kind of dining option. So, you talk to the waiter, to the head waiter, how can we make it possible for the guests to have them, then it's okay. It depends on how many guests are actually dining in and how much time you have. Yun. So yung struggle dito, laging meron kasi diyan ka nakakakuha ng complaints eh. All the time. Saan company ka po ba nag-work? Okay, so we jump into the story. So we're going back. We started it all already. Masyado tayo na-excite. So I'm actually connected with Royal Caribbean. Yes po. So ayun nga po, because di ba po sa Royal Caribbean ka po nag-work, di po sobrang laki po nun. Kaya po, yes. Yung job mo po nyan, parang sobrang dami rin pong mga tao na pumupunta po dyan. Kaya marami rin po yung mga hinahandle mo po sa restaurant po. Restaurant supervisor po. Yes. It's actually like this. So, it depends on the class of ship that you have. So, yung sa amin is Allure of the Seas. Mostly sa Allure of the Seas ako. I already had 4 ships actually. When I joined Royal Caribbean, but I was on Legend of the Seas. Wala nang legend eh. Binenta na siya. So, maliit lang siya. It was capacity of around, I think, if I'm not mistaken, 1,500 guests. So, hanggang palaki siya ng palaki. Ang Allure of the Seas,
is up to 6,000 guests on board, 2,000 crew. Imagining mo yun. Excuse me po, mga company po yan? Company, which one? Yung mga company is Royal Caribbean. The company is Royal Caribbean. Royal Caribbean has so many ships already. Marami na siyang ships. So, yung mga binanggit niyo po, ayun po yun? Yung name of the ship yun. Okay. Yes, those are the name of the ships. That they have different classes of ship. That's the Oasis class, it means these are the big ships that we have. Now, we already have four of that type of ship, which is Oasis class. We have Oasis, Allure of the Seas, Harmony of the Seas, and now Symphony of the Seas. Magkaka malaki yan. Yes, the biggest ship na siya. So, dun ako. So, I've been to Harmony and Allure. So, gano'n ka po katagal? Yun yung meron naman Voyager class, which is smaller than the Oasis class. Merong Vision class. Ganun siya. Depending on the company, cruising company. Kasi may iba-iba rin sila. Some are, they have less ships eh. So, ang very big company kasi ang Royal Caribbean. Po yun, ikaw so, po. For that, sila po ang pipili kung saan cruise ka po mapupunta. Kunwari po nag-apply sa ang ship. Yes po. Kung sa ang ship. Meron kang ship assignment. Ano po yun? As you get your contract, as you get contract. Sige, for a contract, let's go back to basic. Huh? Yes, I'll give you more information how I started in cruising industry. Okay? Yes, so, I actually graduated in University of Santo Tomas. HRM student ako, hotel restaurant management. And then after graduating, I worked right away. Let's say I graduated, I March ng April. March ako. So, and then after that, after a month, nag-apply na agad ako. And luckily, I was one of the pioneers of Heritage Hotel. So doon ako nag-start ng work. But before that, I was a working student already. Yes, nag-work ako sa fast food. I was in I work in Shakey's. Ilang so marami ka na rin pong experience? Oo, nag-work ako kasi kailangan mo din yun eh. And that's yun the time that you're gonna feel already what kind of field you like to have. So when I decided, and it helps me also eh, kasi gusto kong, ayoko rin masyado mag-rely sa parents ko ng time na yun. Gusto ko rin, pero parang gusto kong mag-work na rin ako. So I started working sa Shakey's and after that, I decided, I just finished the contract and then nag-work akong Dunkin' Donuts. Position? Service crew on both. Pero hindi, sa Shakey's hindi ako production, so I didn't know how to make pizza. Sa service ako, sa dining ako. Okay. Yeah, so hindi ako natutuwa ng production kasi hindi ako naiikot eh, sa service lang ako. And sa, ganun na lang, sa Dunkin' doon, sa counter ka. Kung ano yung usually ako ng service crew. Kumikita ka rin po doon. Oo, may sweldo ka siyempre. Employee ka eh. Ay, so hindi po siya parang OJP? Ay, hindi. Working student ako. Kasi po, di ba po, pero po nung nag-OJP ka po, nung college kasi ako, may practicum. Yes. During my practicum days, you're gonna actually have that on your second sem of third year. Now, you should have restaurant and hotel. Ang restaurant ko, I did my OJT sa Alfredo Steakhouse sa may Tomas Morato, if I'm not mistaken. So it is owned by the Aranetas. Kita ko po sa Araneta doon. Yes, doon kami for you have a certain hours to finish sa restaurant. Hindi ko na matandaan, it was a long time ago. Basta you have to finish the task. So doon, you need to be on different departments of the restaurant. So nag-dining ako, nag-personnel, nag-production, what else? So,
marketing department, and then what else am I ikot ko? Dami ko na ikot dun eh. They have actually a coffee shop. Nag-duty ako doon. Nag-duty ako sa steakhouse. Kasi dalawang, two kinds of chef. And then, yun nga production. So, naikot, halos naikot ko siya. Pati yung mga offices. Naikot ko siya. And then after that, for the hotel, I was actually given EDSA Plaza Hotel. The thing is, my dad, may kakilala siya sa Manila Hotel. Siyempre, susunod ako sa daddy ko kung ano yung gusto niya. So, sinabi ko yon sa professor ko na if it's okay na I would just do my hotel practicum sa Manila Hotel. So, I was there sa Manila Hotel. Ang nagtagal ako sa personnel department. Tagal ko dun. So, akala nga nila, doon ako. Hindi nila kailangan yung practicumer ako. Bakit po? Alin po ba ginagawa po doon? Sa personnel? Yes po. You will handle all the employees. Yung mga benefits nila. Everything of HR department yung personnel eh. HR. Human resources. Mahirap po. So, ano, office work, admin ka, hindi naman, bibigyan kasi practicumer ka lang naman. The thing is, the time I was there, naka-leave yung isang employee ng HR. So, I was given her desk. So, as you enter the personal department, ako na yung nakikita. So, akala nila, feeling naman ako. Feeling naman ako. Sa akin sila kukuha nung kasi meron silang pabigas eh. Ano ba? So, bigas, bibigyan sila ng konti ng bigas nila, sugar nila. So, ako nagbibigay sa kanila. They have to sign, once they receive the item, they pick up sila. So, ako yung nagdi-deal doon. Siyempre, mayroong mga queries dun sa over the phone. Ito si may mga interview, yung mga nag-a-apply, I'm gonna handle them. So, yun. Mabait naman kasi mga tao doon. So, nasanay ako. The thing is, I have to be on other departments as well. Nagkataon lang, during that stint, ako na lang yung pinunta doon kasi nga naka-leave yun. Siguro I went there for 2 weeks. So, nung nakita nila ako sa ad, sumunod kong department, pastry. So, nagulat sila, naka-chef uniform na ako. Uniform ko, chef uniform. Ano na? Habi ko kasi po, trainee ako. Habi ko, I just started there. So, yun lang. Kasi dami ko na nakilalang staff and crew nung hotel. Kasi nasa personal ako. So, by the time I will see them all around the hotel, na nagagulat sila. The thing for that, sa Manila Hotel, hindi nila inaalaw ang practicumers sa front office. Hindi ako na ganun sa front office. Bakit po? Matapos ko. Ewan ko, hindi nila inaalaw. So, hindi ako nag-front office. Back of the house lang. Front office. Front office po. Sa desk ka. Guest services. Guest relations. Ano yung mga term dyan? Guest services officer, guest relation officer, front desk agent. Yan yung mga term nila dyan. Pero isa lang yan. Ikaw yung nag-check in ng guest. Mm. Oh, yun yun. Doon. So, hindi. Doon na kami sa back of the house nung office. So, mga office work lang. And then, sa banquet. Nag-enjoy ako sa banquet. What, banquet or events? Yan na yun. Yan yung sinasabi mo. Banqueting. So, nag-handle din kami yung mga may wedding, may debut, yan, nag-handle kami yan. Yung natuto kami ng, syempre, pag HRM ka, kailangan marunong ka mag-napkin folding, mag-table set, what else, what do you call that, skirting. Uso pa yan nung araw, ngayon kasi, nung araw talaga. ngayon kasi you just have to, may mga velcro na eh, na-set na siya, so it's easier. Dati hindi talagang skirting ka, you should know how to do that. Ay, sino yung nag-roll ng table? Ah, okay po. Ano tawag nila doon ng araw? Oh, i-roll mo yung pag-banqueting ka. Exciting. Alam ko, marami makaka-relate na gano'n kami nag-start. Kado, babae kami. Siyempre, yung mga uniform namin, yung skirt namin eh, ang slit eh, up to here. So, ayos naman. I enjoyed myself dun sa Manila Hotel. And then, ano pa bang mga department? Nag-coffee shop ako sa cafe ilang-ilang. And then, I went to... Ang dami rin po pala. Ang dami! Nakaka-enjoy po. Actually po, may mga vlog rin po ako na napapanood na ang dami rin po nilang mga seminar na pinupuntahan, ang dami rin po nilang nalilibot. Oo, that's the good thing with that. And then after that, so yun yung training mo.
it's possible for you to be absorbed. Let's say during your practicum and there's an opening, sasabihan ka nila na we can hire you. Kaya lang that time, hindi pa ako tapos eh, but pwede sana. Pero hindi na rin ako, parang kasi sabi ko, ayoko dito. Parang pinin ko lang hindi ko gusto sa layo. Yung pala, mapupunta pa ako sa mas malayo. So, nung graduate ako, doon ako sa heritage. Ang kabutihan lang noon kasi, opening team ka. So, sabay-sabay kayo nag-grow. Yes. Diba? Lahat kayo halos fresh graduate. Although merong ibang may mga with experience. So, talagang masaya naman. So, doon ako I started there service agent din ako sa coffee shop, Riviera Restaurant, which is before considered. This is Heritage Hotel Manila in Pasay. The one with casino before. Hindi ka siguro napupunta. Wala pa po ako masyado alam sa mga... Wala ka MOA, yun. You search mo, Heritage Hotel. So, casino hotel siya before. Ngayon, wala na yung casino. So, nandun kami. So, dun muna ako sa Riviera. And then, nag-room service ako as a room service operator. Telephone operator. I was telephone operator. And then, I was there for 6 years, I believe. And then, nag-decide na akong mag-work sa cruise line. So, doon nag-start yung interest ko. Actually, yung manager namin offered me before na mag-work na. Magsaysay pa noon eh. Siguro parang 2 years pa lang ako sa heritage. But the thing is, ayaw ng daddy ko. Bakit? Ayaw ng daddy ko tayo. Ano nagawin mo sa bad ko? Saka kasi iba yung tag nila pag nag-trabaho ko sa bad ko. Parang panlalaki lang yan. That was before. Ngayon kasi ang dami-dami ng babaeng nag-work sa bar. Nagda-doubt po ako about sa kukunin kong course, which is sa cruise. Kasi po parang, hindi po ba parang maliit na work lang po ba yun? Hindi. Actually, yung being a seafarer, parang one of the neglected profession yan eh. Hindi ko alam kung bakit. Na-overlook siya. It's overlooked not only by international organizations but also yung sa country natin eh. Pero mataas naman tingin nila sa mga seafarers, lalo na sa marine side. Kasi once you are a seafarer, mostly marine side, saka yung sa hotel industry side. Sa hotel industry kasi ako. So sa cruise ship ako. Ang pag-work sa barko, merong tanker, may cargo, may passenger ship. Ako, passenger ship. Doon ako. So, the only pleasure that you really get, saka number one reason why they would like to work on a cruise ship, is yung pleasure mo to travel for free. Parang din flight attendant yan. Imagine mo, but the only thing is, ang flight attendants, they only are on the plane. For us, nagpa-plane na kami, nagko-cruise ship pa kami. Kasi you need to fly where the port is. Yung main yung home port ng ship. So it's really a nice job actually. So pwede rin po pala siya sa plane? Pwede rin po pala siya sa plane? Pag hindi, what do you mean? Hindi, you need to... Kasi how can you go to another country kung hindi ka mag-ride naman? So they have to fly you. They have to fly you to that home port. Then once they fly you, syempre mag-airplane ka. Let's say for me, ang home port ng Allure of the Seas is in Fort Lauderdale, that is in Miami, in Florida. So, minsan ang flight ko is going to Miami first. So, ipa-fly nila ako, so I have to take the airplane. I have to take the plane, diba? And then from there, I would have a hotel accommodation for a night until I join the ship. So, it's like that. So, yung pleasure mo, imagine mo, yun lang being on an airplane, ibang experience na yun, di ba? Not everybody will have a chance to fly. Tapos, meron ka pang free hotel accommodation for a night. But not all the time you get to enjoy it. Kasi minsan, jet lag ka na. Saka you need to sleep. Kasi the following day is gonna be a big day for you. A long day. Kasi pag sign on ka, dami kang ginagawa eh. Maraming training yan. So, yung mga sa baguhan, syempre excited sila. Iba, nakakapasyal pa for a day. Iba, hindi. So, yun yung mga pleasure, actually, of working on a cruise line.
And sabi po nila, accommodation, free food. Free food, ah. Pati free hotel din po ba pagka papunta po po sa cruise? Di ba po may mga hotel ka po munang i-stay yan? So, oo, isa rin free. It's mga, all for free. So, mga libre lahat yun. Kunyari po, nakarating ka na po doon sa hotel po, mga ilang araw ka po doon bago ka po makasakay sa barko po, napapasukan mo po? Actually, a day lang. Just one day. Sometimes it's less than a day. Depending on your itinerary, no, flight mo, flight details mo. Normally, Friday, let's say you're joining a ship on Sunday. Siyempre, Florida yon, iba yung oras doon. So, afternoon ng Friday, or sabihin, gabi ng Friday yung flight mo. And it's about 18 hours to 20 hours flight. Kasi meron yung, hindi naman yung straight flight eh. May mga stopover ka. And sometimes, when nag-stopover ka, minsan you have to stay on that place for a few hours muna bago pa you can fly again. So normally, 2 to 3 flights before really going to... Oo, marami. Nakakapagod. Kaya jet lag ka. Pagod ka na talaga. And then you will reach either afternoon or usually mga 12, 1 o'clock, 2 o'clock, makakarating ka na ng hotel or 4 o'clock. Lucky ka na kung ganong hours ka na makarating. But if not, there are times na gabi na ang dating mo. 7 o'clock, 9 o'clock. So, hindi mo na na-enjoy yung hotel accommodation mo. Matutulog ka na lang talaga and you get ready in time. Kasi at 7 o'clock, you need to be picked up already. Andun na yung shuttle, nung ship. Ano so, gising ka na mga 5:30, you have to take your breakfast and you get ready. And then, pick up ka na nila at 7 o'clock and then you're joining the ship already. So, and then, that's about an hour from Miami to Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. So, talagang malayo. So, 1 hour. Tapos, pagdating mo doon, syempre, ang dami niyong sign-on. Dami kayong gagawin. So, experience talaga. So, oo. Hindi mo masyado na-enjoy din yung hotel minsan eh. Talagang papahinga mo na lang. Pero po, pagdating mo po ng cruise, may pahinga ka rin po nun? Or... Nakawala! Dire-direcho! Grabe! Oo, sige, sign on ka. Pag sign on ka, ang dami yung isasubmit mo yung mga documents mo. It take you some time. Kailangan cleared na yung ship. Kasi it's a turnaround day. Imagine there are guests on board that would disembark coming from the previous cruise. So once they're all out, yung mga crew members naman na sign off ang palalabasin. So habang yung mga signers are doing their documents, submitting their documents, so yun yung nangyayari doon, simultaneously. And then, what you're gonna do, after everything, pag naset ka na, somebody will pick you up from the terminal, somebody from, depending on the department, kasi yung may assign kasi each department, yung magpipick up ng mga sign-ons. Then you go inside, and then of course, that's the time that you would know ano yung cabin mo, then you have to pick up your luggage, kasi sasubmit mo yung luggage mo, and then you have to get your luggage inside. So, lahat yun i-arrange mo. So, yung pagpunta pa na sa cabin, may meeting agad with the department. And then, there's a main meeting also. No, kailangan nyo din yung hindi rin kayo pwede mag-sin, hindi kayo nakapag-training. So, lahat yun. So, pagdating nga, tapos diretso duty na yun. Diretso duty yan. Kaya ako, usually, pa sa hotel pa ako, nire-ready ko na yung uniform ko eh. Para pagdating ko sa ship, alam ko na yung dadating ko. Kaya pagod-pagod ka sa first day. Tapos the following day mo, may training or duty, depende. May training na. Siguro yung first cruise mo, diretso with trainings and duty, ha? Hindi porket ano na, ano ka lang, training ka lang, hindi ka na duty. Hindi. Minsan yan, for a day, may training ka sa umaga, duty ka sa hapon, or duty ka na sa gabi. So, hindi lang po pala pagka nakasampa ka na ng barko, parang may duty ka na rin. So, kailangan rin po pala ng training. Ano po maraming yung trainings. Training doon? Maraming. Especially, yung pag new hire ka, ang dami mong training.
Ano po yung depende kasi po sa beforehand position mo po? Depende po sa position mo po or lahat po yun pag-aaralan? Lahat, lahat. Kahit anong position. Kahit anong position, there are too many trainings. Bago ka pa nga sumampa, bago ka pa maging legible na seafarer, alamin mo rin trainings eh. Ngayon yung may basic basic safety training, meron kang rescue boat, lahat ng you need to get those trainings in order to acquire your seaman's book. Kasi hindi lang naman passport ang kailangan mo if you like to work on a ship. Kailangan mo ng passport mo, kailangan mo ng seaman's book mo. To get a seaman's book, kailangan mo mag-training ng basic safety training. Sa basic safety training, yan yung may firefighting. Tapos meron dyan yung patatalunin kanila. So they would know kung kaya mo. Kasi hindi ka lang dyan waiter once you get on board. Safety officer ka na rin. You're part of the safety. Doon din po mismo kayo sa cruise nagte-training? Oo. On the ship, but you have that before joining a ship, may mga trainings na rin. Kaya kami, nag-re-renew kami. Alam mo ba, ang daming experience na you have to jump off 15... During my time, it was 15 feet high, 15 feet below. Tatalunin mo yon with a life jacket. Saan po? Sa may... Sa pool yon, pool. Sa training center. Oo. Pero yung iba, that was before, sa ano talaga, sa dagat, yung jump off nila. Kami, pool naman ako. So ako, tumalon na ako on my third try already. Hindi ako nakatanon agad kasi nahihilo. Pero natatakot ako. So kailangan din po, marunong ka rin lumangoy. Hindi makukuha yung certificate mo. Paano po yun kung hindi niyo po nakuha? Kung hindi ka nakatalon, bibigyan ka naman ng chance. Okay, mamaya-maya na. Next muna. Hanggang makatalon ka. Mababait naman yung mga tao doon. Pero kailangan mong tumalon. Kailangan mong tumalon. Kasi aahon ka naman eh. Kasi naka-life jacket eh. But there's a proper way to jump off. Hindi lang basta talon ka. Tapos nakabuka ka ka. Sakit nun. So may proper. Tuturuan ka naman kung paano ka na kailangan yung nose mo, hawak mo. I don't know if I still remember. Kailangan ganyan. Then you jump off the ship. I-secure mo yung sarili mo, yung life jacket mo. Kasi yung life jacket, baka umangat na ganyan sa nose mo eh. Pwede mag-bleed yung nose mo. Paa. Yung paa. Minsan, ako, nasugatan mo ba ako? Kasi ang lakas ng impact ko dun sa pool eh. After training po, what's next na po? After that safer new hire, siguro 1 month kang training. Marami na rin online eh. There are some trainings you can do it online. Paano po yung mga... Online. What do you mean pong online training? Ano po yung mga ginagawa doon? So, meron na silang website na pupunta ka, tapos, syempre may questions. Makikinig ka, may tutorial naman yan eh. Tapos, hanggang may question and answer, tapos pag na-pass mo na, masa-certified ka na natapos mo yung training. So, then, isasubmit mo na yon that you have finished the training or you have renewed your training. So, kasi uso na ngayon yan eh. So, not all the time, it's a classroom-type training. Pero pag hindi mo naman nagawa yun, you can still attend sa classroom. So, depende. Minsan, before coming on board, pag alam mo may mag-expire kang training, you can do it already online. Para bawas na yun. Kasi kung hindi, pagod ka talaga on the ship. Kasi you need to go for a training, tapos nag-duty ka. So, if beforehand, kung alam mo na meron ka na mag-expire na training, kasi pwede ka na magpunta dun sa website and then you go mo na ahead of time. Para hindi ka na masyadong napapagod. Kasi then, kahit sabihin mong online, you have to spend about 1 hour to 2 hours of computer room just to finish your online training. Pati imbis na nagpapahinga ka na. So, yun. Yung mga technique din yan. Tips ko yan. Meron na po yan ngayon? Oo, ngayon may mga online. Dati lahat classroom lang, classroom training lang. Ngayon hindi, may online na rin siya. Yung iba nahihirapan din, di ba? Lalo na kami, hindi ba kayo mga techie. Yung mga kaedaran na rin namin. So, we prefer yung classroom type. Pero ngayon sa inyo, gusto niyo yung online eh. Diba? Taglit na lang po. Oo. So yun siya. What else to mention about?
siguro, one of the biggest difficulties ng seafarers na we face in life, siguro yung parang being away from the family. Yung lagi ko sinasabi din yan, na kailangan matapang ka. Kasi yung number one eh, you're away from your family. Kayanin mo. Yung iba na ako homesick kasi. Yan ang magiging struggle mo on board. Yung homesickness. Hanggang ngayon din po, nararanasan mo po yan? Hindi naman pwedeng mawala yan eh. Pati yung pagsisisik. Yung masisisik ka. Magiging homesick, saka sisik ka. Yan ang dalawa yung kalaban mo eh. Sisik. It means nahihilo ka on board. Kasi siyempre, maalon. Yun yung nararamdaman mo, mahihilo pa, nasisisik ka. Diba? Yung unang mga sampa dyan, lagi yan, hindi ka ayanin. Kasi siyempre, maalon yung barko eh. So, minsan yung first week nila, nasa medical na sila kasi nga, sisik sila. So, yan ang mga magiging kalaban mo at first. Yung homesickness, saka yung sisikness. Ngayon po ba, nasaan po ba kayo? Nasaan po kayo ngayon? Nasa bahay niyo po or on board? Hindi kami on board. That as I'll give you just to be aware on the situation ng cruise ship ngayon. Actually, lately lang na yung no sail order has been lifted. Pwede na mag-sail sa US waters ang cruise ship. But they have decided that there are too many policies and regulations that they need to polish pa bago makapag totally start ang cruising industry. So most of us really suffering from this issue kasi wala kaming work. We're all just waiting to get contract and start again cruising, start working on a cruise. Kasi nga ngayon wala pang kasiguraduhan. Siyempre, safety ng guest at safety ng crew sinasaalang-alang ng company first. Kasi as you all know, we were the most affected eh. Remember, if you've been watching the news and everything, di ba, maraming cruise ships, crew na hindi nila napauwi agad kasi sa issue ng pandemic. Di ba, may mga nagkasakit. So, buti ka po na naka-uwi ka po. Hindi ka po na-stay din. Oo, mga March ako naka-uwi. March 23. But I didn't finish my contract. Most of us, we didn't finish the contract. Pinauwi na nila kami. So, ako yung kami yung medyo unang-unang naka-uwi na nakarating din. Pero nakakatakot pa rin. Nung, syempre, yung fear mo na along the way, baka mahawa ka. Nakaka-trauma po. Oo, andun yung trauma. Ano yung trauma lahat? So, that time, wala pa yung na ika-quarantine ka. Home quarantine ka lang. So, once na dumating kami sa Pilipinas, wala naman doon nag-check. Kanya-kanyang uwi din kami. Ako naman, nag-taxi. Good thing may taxi noon. Yung iba, they have to get this point-to-point na bus na ino-offer nila. So, ako, nag-home quarantine ako. Nag-separate ako sa anak ko. Ako lang. So, then after that, saka pa lang pwede mong join. So, since then, wala pa kaming work. Wala pang balita. May mga balita, may ibang mga sumpa on board. Ngayon, talagang very difficult nowadays kahit na sumampa ka. Yung iba dyan, they get their letter of employment. But the thing is, hindi rin nakaalis, na-canceled sila. Kasi nga, everything is indefinite. Wala pa eh. Mahirap mag-take ng risk with the company to start again. Kasi what if mangyari na nagkaroon ng second wave? Diba, ang hirap nga sila mapauwi lahat ng crew. Kailan lang napauwi lahat, diba? And some of them are really very impatient na mapauwi sila kasi natatakot sila. Natural lang naman din. Kaya lang, syempre the company was really doing their best kung ano man ang dapat gawin. So, same thing now. I believe, sino ba namang hindi gusto na mag-start ng cruising ng company? Syempre, nalulugi din sila, di ba? Yes, so kaya lang, in time of this daming challenges. So, speaking of nalulugi po yung mga company po, edi po, mayroong iba rin po ba na natanggal sa trabaho po nila? So far, wala pa naman ako naririnig na natanggal. Eh, kasi, hindi naman sa natanggal, pero ang ngayon, hindi lahat mabibigyan ng kontrata. Kasi by contract yan eh. Canceled lahat ang contracts. Ngayon,
We're just waiting kung mabibigyan kami ng contract. For sure, not everybody will be given a contract. It is because ang cruising industry, they won't be allowing a full capacity ng cruising. For sure, mga 50% lang yan muna ng guests. So, 50% lang din ang crew. Diba? So, hindi naman lahat mapapasa pa. So, kung sino man yung mapipili, they're lucky enough. All you need to do, pero siguro naman, you just have to be really positive in life na balik din lahat. Mag-antay lang siguro. Even yung mga friends ko na may mga small businesses, hindi naman ganun din. Minsan, ang laki din ng labas mong pera, pero yung pasok ng pera, mahina din. Tapos, talaga mag-spend ka ng time. Lahat ng difficulties nandun. Lahat na talaga, yung trying times talaga ramdam. Lahat naman tayo eh. Lahat naman tayo. Hindi lang kami mga seeker. Pero ngayon, sa amin, lalo na kami, ang dami namin i-re-renew yung mga documents na hindi rin namin magawa agad-agad. Kasi ang mga government offices, hindi naman lagi fully open. Yan yung mga nagiging challenges namin nowadays. Na mahirap talaga. Pero, in time, maayos din lahat to. Yes, po. Pabalik din sana kami. Sana po lahat na, Oo naman. Kaya wag kayo, yung mga aspirants, I'm always telling them, don't be discouraged of the situations that we have now. Yung pleasure of working on a cruise ship, nandun yan lagi. So, hindi man siya kaganda sa ngayon, pero for sure once it's back to normal, kahit sino dapat magdala kasi dollar earner ka eh. And you get to save money once you work on a ship. That's a good thing with that. You don't have to spend a lot of money on board unless na talagang maano ka kasi bakit ka nakaka-save dahil yung money mo free food, free accommodation, ano pang gagastusin mo? Oo nga, yun nga lang, hindi naman free ang wifi dyan. So, not all ships. May ibang ang ibang ships meron free ang wifi nila sa crew. Sa cruise ship ko hindi. Pero may mga packages naman sila for crew na affordable naman. Kaya expensive pa rin pero wala ka naman choice kasi kailangan mo yun eh. Tapos yung food on board talaga namang syempre okay din naman siya. Although may mga nagre-reklamo pa rin lalo sa may ibang lahi. Pero kung tutusin, okay na siya. Kasi buffet naman yan eh. Anytime, pwede kang may makain. Kung medyo picky ka, yun nga lang, nasa sayo na yan. Kung medyo masyado kang maselan. Diba? Pero overall, okay naman yung food. Kasi each nationality, meron isang nagki-cater sila each nationality. So, may mga Filipino food, may Indonesian food, may Chinese food. So, pag hindi mo na feed kumain ng Filipino food, tingin ko sa mga ibang items dun sa buffet na at pwede least po, marami, natitingnan mo rin yung iba't ibang luto. Saka laging may salad. Oo, oh, yung patayat diet dyan. Hindi ka mahirapan. May wine rin po ba? May free wine rin po ba dun? Free drinks? Yes, po, drinks. Hindi. You need to buy your own drinks kung gusto mo. Pero syempre, may mga activities on board. Yan ang talaga. Oo, they always do that for the crew. Alam na din naman nila kasi kailangan ng crew yan eh. Kailangan alagaan ng crew eh. Kasi hindi biro yung being on a contract. Like 7 months, 8 months, 10 months. Yan ang mga kontrata dyan eh. Siyempre, baka iba dyan, maloka na. Kaya kailangan mag-unwind. So, and, you're allowed to go ashore. May shore leave. Shore leave ang tawag doon. Ano po? Na we're in shore leave. Kasi yung 4 days, pwede ka lumabas ng barko during 4 days. Kunyari, ang barko kasi, if it's a 7-day cruise, 3 days dyan, 4th day. Or 4 days dyan, 4th day. What is 4th day? It means, nasa 4th ka, nasa isang country ka na naka-dock ka. So, ang guest pwedeng lumabas at magkaroon ng excursion. Ang crew pwede din lumabas at magkaroon ng excursion. But, there is a time on board.
So the guests will have to know when is the guest, the time for the guests on board and the crew on board. So yun ang dapat gagawin na alamin mo. Kasi if you miss the ship, pag guest, if you miss the ship, you need to shoulder all the expenses when coming back to ship. You need to catch the next port. Imaginin mo yan. Ganon din sa crew. Ang mga crew, pag na-miss mo yung ship, mataterminate ka talaga. Kaya po pala, responsibility mo yun to know when what time you should be back on board. Kasi alam mo, may duty ka eh. Sometimes you just get to spend sa labas, sa port, mga 1 to 2 hours lang, bumabalik na kami. Hindi kami masyado nagtatagal. Mabilis ka. Diyan matututo ka lahat, mabilis. Mabilis kang kumain, mabilis kang maglakad, mabilis kang kumilos. Lahat dyan, magiging ganyan ka once na trabaho. Ang natami mga natrabaho sa barkong, mabilis kumilos. Para lagi nagmamadali. So yung para lagi kang may time restriction. Ha? Yung mga pinupuntahan lang po doon, malalapit lang. Kasi, oo, yung malalapit lang, pupuntahan mo. Yung i-budget mo dyan, may mga crew excursions eh. Ano po yun? Siyempre kung, oo, yung may mga tour. Kung may time ka, kung may time off ka, and you can join sa mga crew excursions. Kasi, package siya, eh, mas mura. So, pwede mong gawin. At least doon alam nila, whatever happens to you, alam ng ship kung aantayin kayo. Marami ka natututunan. Yes po. Sobrang na-enjoy ko po. Oo, kasi marami kang, hindi naman kasi, not all the things, kasi yung takot nila, the very first na fear ng isang aspirant, ay, paano hindi ako marunong lumangoy? Diba? Hindi naman kami lahat marunong lumangoy, kaya nga may life jacket eh. Diba? Pero syempre advantage mo yung kung marunong kang lumangoy. Hindi naman lahat ng, akala mo, lahat ng flight attendant saka nagtatrabaho sa crew marunong maglumangoy. Hindi. Basta matapang ka lang to do your job at alam mo yung safety duties mo. Kasi kailangan yun eh. One of the main reasons that you know, people would choose to work on a cruise ship, yung chance, di ba, to travel. Di ba? Yes. Sa maraming places. Opportunity to see the world. Kasi from time to time, salary you change just as veterinary. Oo, just like me when I started on Legend of the Seas, legends always keep on changing the itineraries. In one contract, at sabi ko na napuntahan. So that's the good thing there. Tapos, ano pa bang benefits? Syempre, whatever happens to you on board, meron ka, naka-insured ka eh. Once you are on board, may medical insurance ka. Saka meron namang medical clinic on board, whatever happens to you, nagkasakit ka, ganyan. Syempre, meron namang, ina-handle naman din yan. So, lahat nandun. So, maraming benefits. Yung earning and benefits mo, nandun siya. Pero it's all according to your position. Pero po yung mga benefits po niyan, pag nasa onboard lang po, hindi po parang mga katulad po ngayon na pandemic. Hindi ka nila sagot once you're not on board. Kasi kami, tulad namin, nagre-renew kami ng medical. Medical namin, wala namang payment. Kaya lang, syempre, gumagastos ka rin once na hindi ka pa na fit for duty at kailangan mag-take ng medications and everything. Sagot mo na yon. Yung mga ganon. Mm-hmm. Pero once you're on board, tulad ko, just to share my experience, kailangan kong operahan. So, but I was on board that time. But so, nung umuwi ako, sagot pa rin nila kasi it happened on the ship. So, sinagot pa rin nila yung operation ko. Malaking bagay yun. Napakalaking bagay yun sa akin. Di ba? Yes. Kasi, yun ganun klase mga benefits naman. So, kayong pleasure mo on board, hindi lahat ng company mabibigay sa'yo yun. So, ang cruise lines, talagang maayos lahat sila. I mean, they always have something for their crew. Saka, sa amin, kasi yung cruise line namin, talagang maganda eh. One of the best talaga. Yes, po. So, luckily, I was actually connected with them. Buti po, hindi ko po nahirapan pumasok po dun, no, sa cruise line po. Kasi po, ano po yun, parang one of the biggest, di ba po? Hindi naman, recommended din. Kasi ang, eto,
dami nga nagtatanong niya, nakikita ko rin, kailangan ba daw ng buffer para lang makapasok? Yes. Not all the time. Kailangan din kasi, syempre may interview ka. Meron yan, first interview, final interview, may exam, lahat yan. So, pagdadaanan mo yung process talaga, application process. But, the thing is, pag meron kang, let's say, kamag-anak o kaibigan na nagtatrabaho na doon, entitled kasi sila to refer somebody. Tulad ko, may referral na, binigyan ko ng referral yung pamangkin ko kasi I'm working on board. Isa sa mga benefits ko naman yun. So, nilagay niya yung name ko saka unique ID number ko dun sa application niya. Kasi, ano namin yun na pwede kami magpasok . So, swerte lang, yun ang swerte doon. So, kung meron kang kakilala ng kaibigan o kumagana, syempre, hindi, but it's not as a backer. Kasi, depende pa rin naman ikaw yun kung paano yung application process mo kasi may interview ka pa rin, meron ka pa rin ano, diba? Experience. Pero recommended ka ng somebody who's working on the cruise ship already. So, paano naman po kung hindi na po nagtatrabaho doon yung referral? Ay, hindi. Makakapag-refer ka lang once you're still connected. Mm-hmm. Kasi ako, na-refer lang din ako . Saka sa yun po, sa mga reason kasi ma-experience rin po, di ba, ang tinitignan po. Kailangan, hindi naman lahat ng position, they need experience. Ano the po? Most, yung one, from 1 to 2 years experience sa hotel. Sa mga 5-star hotel po? Hindi, not necessarily. Basta po may mga kahit anong hotel. Consider na nila yun. Oo, minsan ngayon, nasa OJT nyo, nakoconsider na yun. Ay, yes po. Yun nga rin po yung nangyari sa mom ko po. Na kaso po hindi na po pinersue. Oo, kaya. Ganun na ngayon, hindi na sila ganun kahigpit about it. Pero, kasi, chichikin din naman nila . Saka yung mga certifications mo. Saka, ito lang advice ko. Kung talagang gusto niyong magbarko, habang alam mong graduating ka na, kumuha na ng passport mo. Kasi ang passport na yan, kahit naman hindi ka makapagbarko, gagamitin mo pa rin yan . Either you travel for leisure or travel for work. So kumuha ka na para ready ka na rin. Yan mga yan. Kung ready, may passport ako. Ganyan, di ba? Tapos, kung may pera ka naman, may budget ka, start yung for training, yung mga trainings para makakuha ka, yung mga requirements, gawin mo na para makakuha ka ng seaman's book. Kasi yan naman nakahanapin sa'yo . So, once you applied at sinabi mo, ay, meron na po akong passport, meron na po akong seaman's book, syempre, ipaprioritize ka nila kasi yun yung mga major requirements . Diba? So, yun ang kagandahan . Another thing, isa sa mga requirement, once you get hired already, so it depends on which ship you're joining at anong itinerary ng ship, papakuhain ka ng visa. Either kung European side, Mediterranean side, Schengen visa i-require nila sa you for you to get. Kung sa US naman, syempre, C1D visa. It's a transit visa. Kasi nagta-transit ka ng each places . Yun ang kailangan mong visa. Para saan po? Yung sorry po, hindi ko i-apply mo yun sa US visa mo. Yung visa kailangan po ng US. Para saan po yun, yung visa na kailangan po? Kasi hindi ka makakapasok ng isang country na wala kang visa . Tinitignan yun once you're entering a country. Once you get into airport, hahanapin nila yun sa passport mo or saan mo siya nilagay, na may C1D visa ka, that you're working on a ship. Ang mga hinahanap naman dyan, yung letter of employment mo, yung C1D visa mo, passport mo, yung seaman's book mo, yung mga guarantee letter mo. Yan. Tapos, dapat alam mo kung saan ka mag-stay doon, how many days ka mag-stay, kailan ang joining mo, yan ang mga natatanong dyan. Ang dami po palang dapat asikasuhin. Oo, marami talaga. Tsagaan lang, pasensyahan lang. Pero pag natapos mo naman at saka, one more thing, hindi ka naman makakasakay kung hindi ka medically fit. Kailangan fit to work ka. Minsan, kompleto na lang ang requirements mo pero hindi ka na fit for duty.
Oh, hanggang ma-pick ka. So, you have to take care of yourself as well. Yun din yun, number one. Kaya kailangan, stay healthy. Para, once you're ready, saan pa ka nalang magkaroon ng LOE, paliliparin ka na nila. Diba? Kung saan ship yung, kung saan country, nandun yung ship na magjo-join ka. So, ganun siya. Pag kailangan po, diba po, physically fit ka, edi ang hirap din po pala kung may sakit ka. Edi parang sa mga aspirants rin po na katulad ko na parang, kunyari may sakit po, parang yung pangarap nagiging hindrance? Opo. Depende. Depende naman doon sa sakit mo. Ano bang sakit yung kung may, hindi naman yung, I mean, kaya nga may medication eh. Pag let's say you're on board, alam mong dala mo yung medications mo, pinapayagan naman yan eh. Basta if you fit for duty ka naman nila eh. Ibig sabihin, it doesn't mean na kunyari itong kind of sickness na meron ka, it ka pa rin to do your duties even though meron ka exist. Kunyari may asthma ka, hindi porket may asthma ka, hindi ka naman pwedeng sumampa. Hindi naman. As long as kaya kasi mo kasi sabihin na natin, oh, meron ka medication tinitake, na ano, okay naman yun. Fit for duty ka with medications, di ba? Ganun yun. Pero yung motive, kaya nga, tulad ako, naoperahan, oh, di ba? Pero nakasampa pa rin ako, kasi fit for duty na ako. Yung natanggal, ano man natanggal sa'yo, eh, okay ka pa rin naman to work. So ganun yun. So don't be discouraged by all this. But you have to stay healthy. Yes. Oo. Yung may mga salamin, okay lang yan. Malabo mata, sige. Hindi naman hindrat siya. Yan. How about po yung height? Sa kailangan, study hard. Yes po. Once, hindi naman din lahat kami graduate. Hindi naman lahat graduate na nakakasampalan ng bako. Hindi. Some of them are undergrad. Some of them, they don't have experience. Pero nakakasampa. Pero po mahirap or depende rin po sa sarili mo po. Hindi naman mahirap eh. Ang hirap, it's always there. Diba? Nasa sa'yo yan, how will you handle it? Saka how will you take it as a challenge? Pag nasurpass mo naman yan eh, diba? Yung feeling mo is really different. So, kulang lagi, diba? Dapat nga go-getter ka. Oo. Saka ngayon pa lang, kung ano man yung gusto mo, i-pursue mo yung dreams mo. Thank you. Kasi yung iba na dito is great. And one more thing I always tell them, advice, anyone, you should love your job. Kasi for sure, your job would love you back. Mahalin mo yung trabaho mo. Kahit anong pang trabaho yan. Kahit sabihin mong hindi pa yun yung main dream job mo, mahalin mo. Kasi stepping stone mo yun eh. In achieving your dream job. So whatever job you have, as long as you have a job, mahalin mo yan. Kasi kailangan mo eh. Diba nagbe-benefit ka dyan eh. It gives you the pleasure that you're actually having by earning, diba? Iba na yung feeling na may sarili kang pera. Na yung pera tong hawak ko to, I earned this, pinaghirapan ko to. Diba? Kaya, laging ganun yung outlook in life mo. So, ngayon pa lang, iniisip mo na, saka magkaroon kayo ng time frame for yourself. Ito, kailangan ba yun? Kasi yun yung regrets ko. Hindi ko nagawa sa sarili ko yun. Or nagkaroon ako ng time na masyado na akong nagsettle sa comfort zone ko. Which is not supposed to be. Na ewan ko ba, siguro dumating ako sa point na gano'n. So, I always tell the others na tatanong sa akin, ngayon palang isipin mo na, saka tama yung iba eh. Sabi, kailangan in 2 years time, nandito na akong department. Kunyari, let's say nakasampa ka. When I started, I was a room service attendant. Hanggang nakuha ko maging assistant waiter, hanggang maging waiter, hanggang maging restaurant host ka, hanggang maging restaurant leader. So, madadaanan mo po ka. Oh, and on board, they have cross-trainings. And let's see, kailangan mo lang talagang sumampa. You just needed a job. Kahit ano pang position niyang, sampahan mo na. Kasi on board, mapupromote ka rin naman eh.
at mapupuntahan mo rin naman yung department na gusto mo. One very good example, on board the ship also, may isa doon, sinampahan niya, galing utility siya. Ano yung galing utility? Galing yung naguhugas doon. Siya yung naguhugas ng napakadaming plato. Dami mga utensils, lahat. Yung gas ng glasses, ang dami tambak-tambak. Siyempre, it's a dirty job. Ikaw in charge sa mga, sa garbage, everything. Sinampahan niya yun, pero graduate siya. Kinain niya yung ego niya. So, nagtsaga siya for, within the contract, imagine, luckily, nag-open yung IT, information technology position. IT graduate siya. So, tama-tama, in-applyan niya. At dala niya lahat yung certificate niya na nakapag-work na siya ng ito lahat. Kaya kailangan you must come prepared kung meron kang pangarap. So, dala niya yun. Nakuha niya yung position from a galley utility hanggang naging IT officer na siya. May bara yun. Officer ka. So, diba? Kasi, alam mo sa sarili mong kaya mo. So, huwag kang ma-discourage ka agad or huwag mo, don't, make sure hindi mo i-humiliate yung sarili mo na kaya tila yung trabaho. Hindi. Yung iba dyan, they sasampa sila. Even though nag-jujuto sila, nagsaside job sila just to get an extra income. Kasi pwede kang kumuha ng mga sa mga ibang colleagues mo na hindi makapaglaba. Ikaw maglaba for them. Kasi ano ba naman yun doon? May washing machine naman, sinasalang mo lang. Sabi mo, magkano na yun? $25. Sabi mo, in a day, meron kang dalawang pinaglaba. $50 na yun, magkano yun sa akin? It's daily, ganun. So, $50, extra income mo yun aside from the salary that you're getting. Diba? So, ganun yun. Nasa sayo yun kung paano ka talaga on board. Yung masisipag, yan ang mga nakakaipon. Yung mga hindi magastos, hindi yung porket may sweldo na, labas ka, bili ka ng ganito. Although, darating ka sa point na yun eh. Hindi ko man sinasabi, hindi ako dumating sa point na yun. Dumating ako sa point na yun na naging magastos ako na hindi ko na iniisip yung hindi ako nag-iipon. Huwag nakuha yung sweldo ko, padala. Sige, anong kailangan? Sige, pag-bakasyon, sige, all out. Pasyal tayo, ganito. Kasi, minsan, kailangan mo rin yun eh. Diba? Ang tagal mo kasi yung board eh. Saka ano ba naman yun? Pero consider it as part of your memory. Saka part of your achievements, sinapasyal mo yung pamilya mo. Diba? Ganun talaga siya. So, depending. Iba, ipon. Hindi, masama din yun. Iba naman, ipon memories ang iniipon. Diba? Hindi rin masama yun. Depende yun sa'yo eh. But make sure, ngayon, itong pandemic, you know what I have realized? Ngayon na nangyari sa amin to. May mga bagay na na-realize ako na. Dapat ano talaga, nag-ipon ka para sa sarili. So, once you get your money, ito na, lesson learned nga yun eh. You save for yourself, you save for your family, you save something for pleasure, and then you save something for travel, or anything lahat, anime mo na. Kung pagplano ka na nga. Kasi minamahal mo na may trabaho mo eh. The only thing is, may mga challenges, saka talagang may mga tukso na bagay na nagagawa mo. Saka yung iba, late bloomer na bago they have realized all these things. But the memories won't be erased at all. Kung ano yung mga good things that happened to you along the way na nagtatrabaho ko sa cruise ship. Nakuha ka ba? Sobrang dami po. Masarap magtrabaho sa cruise ship, China. Kasi you get to work with different nationalities. Yan din ay isang kagandahan dyan. Imagine mo. But you need to... You need to know also how to deal with them. Last question na po. Yes. Napatagal ba? Ang dal-dal ko eh. Pero po, I had a great time po na kausap ko po. So, last question po. How much is your salary? Is it... It's very compensating. Salary on board is very compensating. It depends on the position. Meron positions that are basic salary. Ano yung mga position na yan? So, yung galley utility, yung mga sa culinary, yung mga room service. They call it now restaurant attendants. Yeah.
mga basics, may basic pay sila. To tell you the exact salary, hindi ko mga, kasi I cannot disclose that. But okay, it's compared working on the land and compared working here sa country natin, sa Philippines, malaki na talaga yun. Kumbaga, yung salary mo doon, yung basic pay na yun I was talking about, it's already a salary of managers here. Hindi ka nga colored uniform job doon, pero kapareho mo lang yung sweldo na sinisweldo ng mga managers dito. Now, if you are on a different position, meron naman dyan yung meron kang guarantee pay. Nasa tipping division, just like us. Tipping division ka. Alright. On certain month that you did not meet yung guarantee pay sa'yo, let's say, unfortunately, yung tipping tips na na-collect mo is it's not it's short of your guarantee pay, makukuha mo yung guarantee pay mo. And now, mataas na din siya. Pero, most of the time, malalagpasan mo yung guarantee pay na yun, kaya hindi ka babayaran kasi sa tip mong yun, abot siya. Saka, ang sodo namin, kasi per cruise, yung kunyari, yan, although nakukuha mo yun in 15 and 30, pero every cruise, alam mo yung money mo. Kasi each passenger that would cruise, they have to prepay their cruise. Kasama dyan yung gratuities. Gratuities means the tips. Ngayon, may mga guests na nag-opt out. It means within the cruise, they didn't like something, nag-complain sila. I-remove nila yung gratuity, binayad nila ahead. May reasons naman doon. So, lumilit yung pot. Kasi yan, para yan centralized. So, all the positions that part of the pot, we'll take it from the pot and then bibigay yung salary niyo according to the positions. Depending dun sa mga meron seat value din, may seat value. So, depende sa department mo, pero ang sinasabi ko lang sa'yo, lahat yan very compensating. Talagang makakaipon ka. Talagang you get to do the things that you have never done before or you will never be able to experience if you're just working on the land. Mas malaki talaga. Kasi ipon pa yung pera mo eh. Bakit? Kasi hindi ka gumagastos, lalo na kung hindi ka palalabas. Siyempre, hindi ka gagastos. Diba? And marunong ka magtiis kung anong food lang meron ka or on board. So lahat yan, it all depends on how you are on board. How you be able to handle your money. Pero malaki compared sa iba. Mataas compared sa iba. Pero bumaba na rin siya compared before. Kasi dati talaga, napakalaki talaga ng kita namin. Each week, kasi nare-receive namin agad yun. Kasi may mga extra tips eh. So aside from this on the pot that you get, guests would give you extra tips na nilalagay nila na inaabot na sa'yo directly. Yung palang kumikita ka na eh. That is on what? Sa F&B yan ha, I'm talking about the or restaurant side, working on a ship. Kasi iba-ibang department eh. Iba rin sa bar, iba. But sa experience ko, I mean, kasi part ako ng restaurants department, ganito sa. So I can only talk about whatever I'm experiencing or how we are getting the money. Pero very compensating talaga. Though, I always tell them, tulad ng pamangkin ko, I told them, hindi na ganun kalaki na sobra-sobra before. Dati talaga, grabe, malaki talagang pera na parang hindi mo na iniisip yung ginagastos mo kasi alam mo, makukuha mo agad. Kaya tingnan mo, karamihan na may mga worker ko, may mga bahay, may mga business, may mga sasakyan. Kasi nga, malaki ang kita. Ngayon, tas nung medyo nagbago na yung payment system, medyo syempre, natuto na, parang medyo nahati na yung mga dapat mong gawin. Pero malaki pa rin. Malaki pa rin compare. Hindi na nga lang sobra-sobra tulad dati. Kaya, aral ka na. Para makapagbarko pa. Sana I was able to give you informations that really, okay, I was able to answer.
Thank you so much po. Thank you din. I had fun. Thank you for this opportunity to share. Sana po someday matupad rin po yung sa akin. For sure. For sure. Claim it. Claim it that it will happen. Basta be dedicated to your core. Diba? Kaya mo yan. Kasi kinaya namin eh. For sure, kaya mo yan. Yes po. Thank you so much po.